Siyempre, ipapakita din kita, ganun. Pakita mo mukha mo. Huwag ka naman papogi. So yung mga kasang, no, shoutout po kay Sir John Eric ng Precious Pet Shop and Aquatic Supplies. At shoutout din kay Sir Mac Diaz, no, yung kausap niya sa cellphone. So yung kumuha siya sa akin ng mga isda at yun, meron din siyang enhancer dito tsaka mga watchupong. So nag-wholesale siya para sa kanyang pet shop. So yan, inubos niya nga yung ating oranda, yung ating mga guppies. So yun, maraming maraming salamat po. Oh, shoutout tayo, Smart. So yung mga kaasang, no, biglang may dumating na blessing sa atin na hindi natin ini-expect talaga. At ayun, inubos niya halos lahat ng blue polar parrot ko dito, ng mga fry. At ayun, meron lang mga konting natira kasi hindi ko masyadong mahuli ang mga yan. So sabi ko, akin na lang yung mga tira dito, siguro wala ng 20 pieces yan. At ayun, meron tayong breeder naman dyan para maparami ulit. Tapos yung mga guppies natin, pinilian niya din, no, natira na lang sa akin dito yung maliliit nating mga AFR. So kinuha niya rin yung ibang mga good size na AFR dyan. Tapos kumuha rin siya ng 2 piraso ng ating short tail na oranda. So yun, di ko nga masyadong pinupost siya, no, pero napilian niya rin ng 2 piraso, pinagbigyan ko lang din siya. Tapos kumuha rin siya ng black rancho, 2 rin. So yun guys, no, halos maubos na naman yung stock natin dito, pati yung ating green cobalt, kung maalala nyo, eh, inubos niya rin yung mga good size. So yun, maraming maraming salamat Sir John Eric. Unstoppable! So yung mga kasang, nandito tayo sa Binion Laguna ulit, no, dahil nagbabara daw yung aking prop dito, nagmamalfunction. At ayun, grabe, ang lakas ng hangin dito, kaya yung mga ayun, nagbubulaklak na mangga natin dyan, eh, bumabagsak dito sa ating mga pan. So yun, nakakalusot nga ito sa net. Kaya kung makikita nyo, napakadumi na naman ng mga nilinis natin dyan. Ayan, no, so kailangan na naman natin linisin yan guys, no, wala tayong magagawa dyan dahil kailangan talaga. At yon, kasama talaga yon sa pagpa-farm ng mga isda, kailangan pa natin nating malinis yung ating mga ponds at tubs. Yan, kung makita nyo, dami down kasi dito. Ayun, itong isang tuyo nagloko, no, kaya medyo brown yung tubig yan dahil nga nasira daw itong pump. Itong ano pala, itong timba na to, yung bucket filter natin, at nabarahan siya. Ayan, may nabara yatang ano, bioballs, hindi ko lang kung saan galing yun, ba't may bioballs na. Tapos itong mga tops natin ay grabe, ang dami mga dahon ng mga mangga. So lilinisan natin yun ng konti. Ang dami na naman natin gagawin. At yun, naalala ko lang, no, dahil ko ito nakakalimutan, sabi ko magbe-breed ako ulit nitong ating ano, magbe-breed tayo nitong ano nga, ng apple snail. So itong apple snail naman, basta magkasama sila, basta 2, eh, mangingitlog yan, at wala naman gender yan, dahil pwede yan, pwede yung male, pwede yung female yan, depende sa kanila. So yun, kung meron kayong 2 yan, sure na yan, kung hindi masyadong inawato chase yung tubig, idadami yan dyan. So hintayin na lang natin, no, kasi naubos na yung aking mga apple snail. So ito nga yung gagawin natin, no, at nagbara lang naman to, kaya kung mapapansin nyo, ang dumi nung pump, tapos tinali na lang muna dito yung ano, yung outlet o yung inlet, para ano, hindi kumalat yung tubig. At ayun, sobrang lakas ng hangin talaga dito ngayon. Hindi ko maintindihan kung parang may bagyo, pero mainit naman. Ayun, oh, grabe, sobrang lakas. Ang bilis nga ng ating ano dito, nung pag-ikot na itong ating ano ba tawag na sa sunflower, na umiikot na parang windmill natin dyan na sunflower. So yun, lakas talaga ng hangin, kaya ang kalat talaga dito, ang hirap talaga. So ito nga yung may sala, no, kaya bigla tayo napapunta dito. Bumabara to sa isang outlet ng ating bucket filter. So dito na muna natin nilalagay yan para safe. Siguro hindi ka nababara dyan. Ayan, ang dami pa rin, no, dami lumulutang talaga, kailangan tayo maglinis. Tapos yun, konting linis lang din dito, no, dahil madali lang naman kunin to, mga laman lang naman to, mga ano. Ay, yun na naman, lakas na naman ang hangin. Ang bilis na naman ng windmill natin. So yun, kailangan natin tanggalin yung mga to, pero mahirap yata, no, kailangan natin ng net, kuha tayo ng net. Madali lang tanggalin to, eh, kaso nga, hindi naman kasi laging may tao dito, kagaya ko, hindi naman ako taga dito, si Papa laging ano, pumapasok pa sa trabaho kasi yun. Yung pamangkin ko, eh, puro games naman, kaya hindi ko rin mautusan. So yun, napapabayaan ng konti.
expected ko naman yan, no? Kasi wala naman talagang nakatutok dito para magbantay. Kaya ngayon nilalagay ko dito yung hindi masyadong alagain. So, ayan, linisin lang natin ang linisin yan. Ayan. Teka. Ayan, oh. Oops. Teka lang. Dito ko nilagay yung ating red platy. Pero parang may nakita akong fry, ah. Tignan nga natin mabuti. Parang may fry dito. Ayan, oo nga. So yun guys, no, may nakikita ako mang fry dito ng ating red balloon platy. Ang dami, oh. Ayun, ang dami pala dun. Yun, naka ano na nga tayo, no. Yung kinuha nating juby size na red platy, eh, nanganak na dito. Hindi ko alam. Trio kasi nilagay ko dito, eh. So yun, parang may nakita kasi akong kulay pula dito sa net. So baka may nasalok tayo kanina. Pero ang dami pa rin naman guys. So yun, ano, liberal kasi itong platy, no. Kaya parang gold, ay parang ano rin, parang mga agapis din at swordtail. So yun, ang dami, oh. Ayan lang natin, dumami ito ng dumami dito. Tapos ibibenta rin natin yung shun. Siyempre. At ayun, tuloy na natin yung paglilinis, no. Dakutin lang natin yung mga nahulog dito ng dahon, no. Dahil kahit minute sila, ang dami talaga. Ang dami talaga ng dahon ng ano, ng ating mangga dito. At yun, hindi naman natin pwede paputo yan. Hindi naman, hangin! Grabe, lakas. Lakas talaga ng hangin. Yan dito, takotin na lang din natin to. Meron akong mga nilagay na goldfish dito, eh. Tingnan natin kung nandito yung mga goldfish natin. Alam ko nilagyan ko to ng tatlong piraso ata na ano, BTR. Diyan lang sa ilalim. Yun guys. Ayun, oh, medyo maliit pa yan. So hintayin natin lumaki yan dyan. Tingnan natin kung mag-iitim sila dyan. Etong ating green cobalt, eh, sobrang dumi din. Ang dami rin lumulutang ng mga dahon ng ano, ng mangga. At ayan, ang hirap i-scoop, no, kasi may mga fry to, eh. Tsaka alam naman natin na ang mga guppies ay laging nasa ibabaw, so baka makuha natin sila dyan. Kaya kamay-kamay na lang natin to. Siguro babalikan ko na lang to para linisin ulit, no, kasi ngayon medyo nagmamadali ako at dinaanan ko lang talaga to. At mag-harvest ulit ako ng mga green cobalt. Oh, miss mama. Mag-harvest ulit ako ng mga green cobalt kasi maliliit na yung mga natira sa akin doon. Kuha tayo dito ng mga good size ulit. At ayun, binibenta ko nga sila ng 100 lang ang trio. Kaya ang bilis din naubos, eh, kasi mura lang. Lalo lang pag wholesale, mas mura pa sa 100. At ayun, hindi naman natin masyadong inaalagaan yan at madali lang sila paramihin. Kaya okay na ibigay na mura. Dito yung ating trio ng red. Ayun, meron tayong albino full red dyan. Pero wala pa ako nakikita mga fry dahil juby size lang yan. So yun, subukan muna natin maglinis ng konti dito. Grabe, sayang yung pagod ko dito, ah. Yan, oh, dami, oh. Dahil pa naman fry din nito, ang hirap, eh. Baka ma-scoop natin na yun, oh. Dami yung fry, oh. Ang dami yung fry, kitang kito. So yung pag mga live bearers talaga, no, hindi siya masyadong alagain. Basta pinapakain nyo lang yan, tapos ginisan nyo yung tubig. Ooh, lakas. So yun, subukan natin magdagdag pa ng mga pans dito pag naparami natin yung mga live bearers natin. Dahil ngayon, eh, wala akong may rarason. Wala akong may rarason kay Mrs. para mag-upgrade dahil wala tayong masyadong isda. At yun, nag-iipon pa nga tayo ulit. Pati yung goldfish natin, eh, wala pa ulit nang itlog. So, yun. Isa pa sa mga dahilan kung bakit napunta ako dito. Dahil nga naubos yung ating mga goldfish na hinango noong nakaraan, eh, mag-harvest tayo ng mga goldfish dito. Itong ating mga oranda. At kakamain lang natin yan. Ayan. Naubos kasi yung mga, ano, eh, yung mga kinuha ko noong nakaraan. Parang 10 pieces yata yun. So, kuha ulit tayo ng mga 10 lang. So, po 10 lang, okay na yon para sa isang linggo. Para meron tayong allowance. Yan. Ganda nito. So, yun. Wala pa nga tayong fry ulit ngayon ng mga goldfish, no? Dahil nga, iniintay ko pa rin mga itlog at kinukondisyon pa natin. Kung sana mo mga itlog yung pag-season na nila. So, ini-expect ko na ngayon, paparating yung summer. At makaka-breed tayo ulit ng marami. Sana yung mga rancho natin, may breed natin, no? Tsaka yung oranda natin, mga short tail. Eh, may breed na natin ng marami.
para naman may stock tayong pang isang taon. Kasi kung maalala nyo guys, ito mga nabreed ko na to last year pa to, September, October, mga ganon. So tumatagal siya ng mga 4 months bago maubos yan. So kung tuloy-tuloy na marami kayo may breed, kaya niya talagang, alam mo yun, kaya niyang bigyan kayo ng allowance ng isang taon. Kaya yun din ang nakakatawa dito. Tapos yun nga, no, dinadakot-dakot mo lang siya. So yun talaga yung plano ko dito eh. Kahit maraming nagkukwit ngayon, kung makikita niyo sa mga Facebook page natin, ang dami nagkukwit sa isda. Pero ako eh, focus pa rin ako sa aking goal na mapalaki itong ating mini farm. Dahil nga, kahit papaano naman, grabe, hindi nakot eh, no? Kahit papaano eh, kumikita ako dito para sa aming allowance at sapat na yon, no? Sapat na yon para, alam mo yun, mabuhay kami ng maayos. Dahil si Mrs. ay meron din naman trabaho, kaya ayun, tulungan lang kami. At yun, pasalamat ako na hindi pa rin kami nawawalan. Kahit papaano, yun, kunin natin itim. Kahit maliit pa yun, palaki natin sa ating mga aquarium doon. Ito, grabe, laki nito ah. Ito yata hinuhuli ko dati na hindi ko mahuli-huli. So yun, minakuha tayong black coranda dyan. Laki na nun. Pwede na yata ibenta ng 350 yan. Ang ganda oh. Yung mga breed natin. Yung ano pa yan, kay Mitras Backyard pa na breeder yan. Yung mga natira pa rin dito. Pero yung breeders niya eh, wala na. Wala na sa kanya yun, napatay na daw. So yan, kuha pa tayo isa. Nakasampo na ba tayo? Hindi ko na nabilang ah. Puro kasi tayo dal-dal. So ayun, ibebenta ko rin guys, no? Tapos buwan natin dumakot din ang itim. Nahirap tong itim eh, kasi ano eh, hindi makita eh. Nakuha tayo sa malaki, umi, nakuha tayo sa malaki. Ang Black Rancho. Alright, pwede na siguro yan. Uwi muna tayo. At meron tayong mga paninda ulit dito. Ipopost ko ulit ito sa aking Facebook. Kung sa mga hindi pa naka-follow at like sa aking Facebook, Antics Backyard, hanapin nyo lang sa Facebook yan. Alright, iyayin muna tayo. At andito na nga tayo sa bahay at ito na yung mga kinuha natin. Lagyan natin sa mas maliit na tank para mas makita nyo na maayos. So yun guys, na ito lang yung nakuha natin, mga 10 keraso lang to. Meron tayo isang black terrancho dyan, meron tayong black oranda. Itong tusog nito isang ganda, bilog na bilog na. Magkano kaya natin ito ibibenta, na pinag-isipan ko ba kung ano mga price nyan. At yung mga oranda natin na pula, red, white, black. So yan, bibenta natin lahat yan. Isipan ko lang kung magkano presyo nyo. Kasi ako, pag tumitingin ako sa itsura eh, kung magkano ko bibenta. Minsan pag trip ko, bagsak presyo. Pag may mga tumatawad, binibigay din natin, lalo na kung maraming kinukuha, no? Pag pa isa-isa, minsan pinapatawad ko rin. Kahit mga wala silang kasalanan sa akin. Eh, pinapatawad natin yan. Pero yun nga, depende sa mood ko yan. Depende rin sa quality na isda. Ito ang cute nito, isang to, bilog na bilog, no? Tago ko na kaya yan. Lapit na maging breeder to eh. Ano ba to? Email ata to. So yun guys, no, ayan muna ang video natin. Maraming salamat sa mga nanood. Hanggang sa susunod na video. Fish out!